guys! Welcome back to my channel! So, for today's video ay gagawin ko yung karugtong nung Shopee seller question and answer nung part 1. So, ito ngayon ay part 2. Question number 1. Pwede po ba palitan yung bank account kapag meron ka ng sariling bank account? So, the answer is yes. Pwedeng palitan yung bank account na nilagay mo doon sa Shopee account mo at ang ipapalit mo yung sa'yo na. Kasi in my case, yung account ng mama ko ang nilagay ko doon sa aking bank account, of course. Tapos kapag nagkaroon ako ng sarili ko, yun yung ilalagay ko. So, nag-start pa lang kasi ako, kaya yun muna sa mama ko yung gagamitin ko. So, question number 2. May bayad po ba sa pick-up? So, walang bayad ang pick-up. Hindi ko alam kung sa lahat ba ng courier ay walang bayad ang pick-up. Kasi sa JNT, walang bayad. Pero sa tingin ko, wala naman talagang bayad lahat ng pick-up. Okay, so yun. Libre lang siya. Kasi kukunin nila yung order mo and i-deliver na nila. So yun. So, pangatlo. Kapag ba may umorder sa'yo, ikaw muna ang magbabayad ng shipping fee? The answer is no. Hindi shoulder ni seller ang shipping fee kapag ka may nag-order. Pero depende kasi yon, may nakalagay doon sa shipping fee na information. It depends sa seller kung i-enable niya yung I will shoulder the shipping fee ata. So ayan, ganyan yung lalabas. Pag pinindot niyo yan at in-enable niyo yan, ikaw ang magbabayad as a seller ng shipping fee ni buyer. Okay? So, question number 4. Paano po if student pa lang? No cards po. Yes! Pwede kahit estudyante na magbenta ka sa Shopee. At kahit wala kang cards, just like what I've said earlier, na nung number 1 ay pwede kahit bank account ng mama mo, ng papa mo, ng ate mo, ng kuya mo, o kahit sino. Diba? So, yun lang. Pwede kahit kanino, basta mapagkakatiwalaan mo kasi pera mo yun. Okay? So, question number 5. Paano po kung hindi nag-rate si buyer ng product? Paano po sila i-re-remind aside sa i-chat natin sila personally? Is there a way po ba na pwede ko i-send through chat box tas directly mag-rate na lang si buyer para less hassle sa kanila? So, maraming paraan, maraming way para ma-remind mo si buyer na mag-rate sa shop mo. Kasi, di ba, alam naman natin na sa Shopee as a seller, napakahalaga ng rate ng buyer kasi ikaw, personally, di ba, kapag bumibili ka, anong una mo tinitignan? Di ba, yung ratings? Pagka pangit yung mga reviews, so napapapunta ka sa ibang shop. Pagka maganda yung mga feedback, napapabili ka. So, kaya napakahalaga na i-re-remind mo si buyer na mag-rate sa shop mo. Either maganda or hindi. Siyempre, sasabihin mo na kung pangit man yung sasabihin niya, i-message ka muna before siya na mag-leave ng negative feedback sa ratings. So, ipapakita ko sa inyo yung ginawa ko na thank you card. Naka-include doon yung mag-rate sila para nare-remind sila kahit na hindi ko na i-chat sila sa Shopee message. So, papakita ko sa inyo. Wait lang. So, yun guys. Ito yung thank you card na ginawa ko. As you can see, naka-envelope siya ng maliit. Ay, saan ba siya? Hindi makita. Ayan. Tapos, nilagyan ko siya ng sticker dito. So, bubuksan ko siya. Nang dahan-dahan para hindi masira. Sayang kasi. Papakita ko sa inyo kung ano yung nakalagay dito. So, ito guys. Ayan yung nakalagay. Tapos, dito. Ayan yung ratings.
May nakikita ko yung star, di ba? So, yan. So, sa likod, recycle lang kasi ito. Ayan yung wallpaper sa bahay namin ng mga tira-tira. At itong matigas na to, yung face mask lang na parang karton yung ginamit ko. Kasi nga tipid-tipid tayo, sis. Wala naman tayong pambayad para sa glossy or matte na paper. So, ang nakalagay dito, guys, ay... So, nakalagay dito, guys, paulit-ulit. Your order and your kindness means a lot to my small business. Thank you so much. Don't forget to click the order received. So, nakalagay dito yung IG ko at the same time yung FB ko. So, in case naman na gusto nila akong hanapin, so, marireach nila ako. So, next naman ay eto na yung sa ratings. If you are satisfied with our product, please consider leaving positive feedback and rating. So, yun na nga yung may 5-star. Buyer satisfaction is our ultimate goal. Your smile is the direction of our efforts. Keep safe. So, yun guys, ganun lang yung ginawa ko para nare-remind si buyer. Excuse me. Diba ikaw naman, as a, kunyari, buyer ka, pag may nakita ka na gano'n na envelope sa binili mo, so syempre titignan mo yun, di ba? Hindi mo naman yun itatapon ka agad kasi curious ka kung ano yung laman ng envelope na yun. So once na nabasa ni buyer, iyon, so automatic na mag-feedback sila sa shop mo. So siguro mga 98% na mag-feedback sila sa'yo. Okay? Kaya kung ako sa inyo, gumawa na rin kayo ng ganito. So sa mga tipid ways, hindi nyo na kailangan kumastos ng malaki. So, ganyan siya. Para mas maganda siya, tignan. So, question number 6. So, pasensya na guys. Meron kasi yung mga ganyan para hindi ko makalimutan. Pag dumating na po ba yung courier, hihintayin ka po ba niya para idikit yung waybill? Or are they gonna leave and pick it up again? So, pag dumating po yung courier, hihintayin ka po niya hanggang sa madikit mo po lahat ng waybill sa pouch. At hihintayin ka rin niya na ilagay yung mga order sa pouch. Hindi siya aalis at babalik pagkatapos. Hihintayin ka niya pagkatapos mong ilagay sa pouch and idikit yung waybill at ibibigay mo na yon sa kanya. Okay? So, hindi sila aalis hanggat hindi nakukuha yung order mo. Okay? Kasi nga, pick up yung pinili mo. Okay? Next question, number 7. Paano po ba magkakaroon ng mga buyers sa Shopee? Parang ang hirap po kasi kapag nagsisimula pa lang kasi po ako personally, bago ako bumili sa online shop, tinitignan ko muna yung ratings. Baka po kasi walang bumili sa akin kasi wala pang ratings. Any advice or tips? So, parang yung kanina lang din itong tanong, related lang. Totoo yun, pagka sa Shopee, nagsisimula ka pa lang, napakahirap mag-gain ng first customer kasi nga, di ba, wala kang ratings. So, wala silang nakikita na positive feedbacks para mapabili sila sa shop mo. Lalo na sa case ko, guys. Bukod sa 80 pesos yung shipping fee ko, 80 and above, kasi province ako sa Bulacan, isa pa lang yung order ko nun. At masakit kasi 'di ba ang tagal bago sila mag-order ganun. Pero kung titingnan mo, lahat naman ay nagsisimula sa mababa at lahat ng nagsisimula ay nahihirapan. Syempre, 'di ba? Yung first step yung pinakamahirap kasi nandun yung mahohopeless ka, dun masusubok yung passion mo kung gusto mo ba talaga siya. Gusto mo ba yung ginagawa mo or hihinto ka na? Kasi nga nawawalan ka ng pag-asa na walang bibili sa iyo. So, meron kasi akong sinasalihan na mga groups sa Shopee. So, ayan yung mga sinasabi nila, nawawalan na daw sila ng pag-asa kasi couple of months, walang bumibili sa kanila. Meron pa ako nabasa nun na 10 months na daw, guys, wala pang bumibili sa kanila. So, imagine gano'ng katagal tapos wala pang bumibili sa shop mo, samantalang yung iba kahapon lang nag-start, meron na agad bumili. So, siguro merong reason kung bakit wala pang bumibili sa'yo. Kasi siguro hindi ka kumikilos, wala kang ginagawa para makabenta ka, nakastuck ka lang sa Shopee,
Remember this, guys. Kapag nakastock ka lang sa Shopee at hindi mo brinobroadcast sa buong Pilipinas na meron kang shop, hindi sila bibili sa'yo. Kasi ikaw ang kailangan mag-a-approach sa maraming tao na meron kang shop para malaman nila at bumili sila sa'yo. So other way that is mag-post ka ng mag-post sa mga Facebook group, sa mga buy and sell sa Facebook. Kasi doon nila makikilala yung shop mo and may chance na bumili sila sa'yo at yun doon ka na magkakaroon ng first order. Okay? So yun nga, mag-post lang na mag-post para magkaroon ka ng first order at mag-rate sila sa'yo. Okay? So, the next question, number 8, ay pwede po si buyer maging seller at yung account po ni buyer ang gagamitin bilang seller? So, the answer is yes. Pwede kahit anong account ang gamitin mo para sa iyong shop. Okay? Pwede naman yun. Kahit ano. Okay. Hindi naman required na or namimili si Shopee ng magbebenta dun. Kahit anong account, pwede. Okay? So, question number 9. Magkano po ba ang shipping fee pag ganyan 0.5 kilogram ang weight? So, usually, ang 0.5 ay mga damit. Mga dress, mga ganon. Pero kapag ka sobrang gaan lang siya, mga accessories ganon, umabot na siya ng 0.1. Pero kapag ka mga t-shirt, mga shirts, mga dress, it either 0.2 or 0.5. So, e-estimate nyo lang. Hindi na kailangan maglagay ng packaging size kapag ka mga damit. Hindi nyo na kailangan yun. Try ninyo. Makakabenta kayo kahit hindi kayo maglagay ng height, length, and width sa mga damit. Kasi napakahalaga lang doon is yung weight. Mahalaga lang ang packaging size kapag mga box lang na mga mabibigat kasi yun talaga yung hinihingi ni Shopee at nire-record niya na kailangan ng packaging size. Okay? So, yun nga. Ang damit, ang shipping fee, kapag ka province area, ang isang damit na 0.5 ay umabot ng 80 pesos and above. Kasi ganun talaga ang province rate kapag ka, pag ganun. 80 pesos. Pagka Metro Manila ay nasa 40 hanggang 45 pesos lang yung shipping fee kahit isang damit na 0.5. Okay? So, last question. Number 10. Paano po after malagay yung product under review po ulit? Wait mo lang yung approval ni Shopee. Yung approval ni Shopee. Kasi nire-review pa yon kung may mga prohibited products ka bang binibenta, ganun. Pero kapag ka wala naman, so napapublish listed ka agad siya. So ganun kasi sa shop ko na minsan naka-under review, pag in-edit ko. Pero mga within 24 hours lang, bumabalik din siya. Okay? So bibisitahin niyo kasi yung mga bagong update ni Shopee na ano yun? Attribute ba yun? Mandatory attribute yon yung bago niya, yung napakadami i-fill up. At least 5, kailangan ninyong fill upan yon. Kasi hindi, kahit naman hindi lahat eh, pagka hindi ninyo alam, syempre, i-others ninyo. So, ganun lang siya. Hintayin nyo lang yung approval ni Shopee at mapapublish din siya. Okay? So, kapag na-prohibited siya, ibig sabihin nun, kailangan nyo lang ayusin or sundin yung sinabi ni Shopee para ma-approve siya. So, yun guys, tapos na. At kung nagustuhan mo tong video na to at meron ka natutunan, please like and subscribe and share and join. Thank you. Hello, ga. Sa pa? Eh, natatawa ko. Ay, magandang magsalita. Lang. Oh, guys, welcome back. Paano ito? Sakdol talaga siya, guys. Hindi mo nga. Question number 1. Pwede po ba, palitin ka kita yung papel ko, hindi mo nga. Sabi ko nga eh, sinasabi ko sa ano.